Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga kabakyard. Welcome back po sa ating vlog ngayong araw. So ngayon po, makulimlim dito po sa atin sa Bohol. So magbibigay po tayo ng counting tips para po sa mga gamot na ating ginagamit na effective po talaga sa ating mga sisiw natin pong inaalagaan. So ngayon po, pag-usapan po natin ano po ba ang mga magagandang pakain mula po pagkasisiw hanggang breeder age hanggang sa pag-itlog po natin na atin pong nasubukan na effective po sa ating mga manok. So ito po, based po sa aking experience at sa akin pong pinapakain sa ating mga alagang manok. So unang-una po, sa sisiw po natin, galing po sa incubator, nilalagay po natin sa brooder, ano po ba ang ating ibinibigay? Ang unang-una po nating ibinibigay sa atin pong sisiw, pinapainom po natin yan ng tubig at saka eto pong eto, cheek booster ng Thunderbird. So epektibo po ba ito sa ating mga sisiw? 100% epektibo po. Gawa po ng cheek booster, madali po kasing matunawan ang ating mga manok o ang ating mga sisiw po. Pag ibinigay po natin ito, madali lang po silang matunawan at saka masisigla po at maganda ang balahibo ng ating mga sisiw pag ganito po ang ibinibigay natin, yung cheek booster. Hindi ko naman po sinasabi na Thunderbird lang po ang brand, marami naman po, pero mas maganda Thunderbird cheek booster po ang ibibigay natin. So sa ganyan po kasing panahon, ang sisiw po nag-a-adjust pa yan sa kanyang kinakain. Kung ano po ang ibibigay natin sa ating sisiw, kung magandang pakain, maganda rin po ang itutubo o ilalaki ng ating sisiw at ang ibibigay niyang balahibo, forma ng kanyang katawan. So sinasideline po natin, binibigyan din po natin ang ating sisiw ng Bitmin Pro po. So itinutubig po natin ito, hindi naman po permanente ang ating tubig nito, alternate po. So ngayong araw, Bitmin Pro, kinabukasan plain water, Bitmin Pro ulit po, dagdag sustansya po at pangpalusog po sa ating mga sisiw. So kailangan po nating bigyan ng mga ganyan. Pwede rin naman po ang organic, pero hindi pa po talaga yan pwede sa mga sisiw hanggang month old. So sa mga maintenance naman po, mula po sa month old hanggang pataas po, binibigyan po natin. Ako nakalinya po talaga ako sa Gallimax, Gallimax 1 para sa ating mga sisiw kung wala po tayong cheek booster. Dito po sa Gallimax 2, mula po 1 month old hanggang pataas po, for 3 months, ginagallimax 2 po natin yan. Pagdating po ng 3 to 4 months, binibigyan na po natin ng Gallimax 3. So yan po, pangpataba po yan at saka pangpaganda po ng katawan ng ating mga manok, pampalusog din po. So ano po ba ang binibigay natin sa ating breeder? Ako po, nagbibigay po tayo ng Gallimax 3 Plus. Pwede naman po kahit ano pong brand. Hindi ko naman po kayo iano kung sa mga brand po ng pakain ng manok. Pwede naman po yon. Ang kailangan lang po natin ay yun pong tamang pagpapakain at saka tamang ipapakain po. Yung pong pang breeder age, so pang paitlog. So tayo po, ang ginagamit po natin ay yun pong Gallimax 3 Plus. Ano po ba ang contain ng mga ganong klase ng patuka po? So ang Gallimax 3 Plus po, ayun po yung breeder para po sa mga breeder. So pakita po natin ano pong nilalaman yan. So ayan, ito po, pambreeder po na feeds. Tapos meron po siyang halong mga mais. So ayan, mais at saka iba pong mga seeds, para mga seeds. So ito po, maganda po itong ipakain natin sa ating mga inahin, mga breeder, para po malusog at malakas mag-itlog sa atin pong mga pugaran. So ganito po kasi yan, mga edad na ganito, kailangan po talaga nila ng isustain ang kanilang pangangatawan pag nag-iitlog po sila. At saka dinadagdagan po natin ang maganda pong technique na ginagawa po natin para mas maboost pa po ang kanilang pag-iitlog. Nilalagyan po natin ng yun pong chicken layer. Nilalagyan po natin ng kaunting layer ang ating pagkain, hinahalo po natin sa atin pong Gallimax 3 Plus para po makabuso o makadali po ang makaitlog, saka hinahaluan po natin ang tandang para fertile po ang ating itlog na makukolekta mula po sa ating mga alagang manok. So pag ganito po kasing mga age, kailangan po talaga natin i-maintain na meron po silang sustansya, meron po silang
pampaitlog at maintain po na maganda ang kanilang pangangatawan at hindi po sakitin para ang inyong manok po hindi na po nila iisipin ang kanilang katawan gawa ng healthy sila. Mataba, tamang-tama po, wag naman po yung obese, yung pong sobrang taba na, ang kanila lang pong iisipin, mag-breed na lang po, at saka, mag-itlog. So, tamang-tama po niyan, tamang pakain, tamang sustansya, tamang alaga po, sigurado po ako, gaganti ang mga manok nyo, bibigyan po kayo ng maraming itlog, at saka, maraming sisiu. Soon, pag tayo po ay nakapag-harvest na at nakapag-incubate na po tayo. So, sana po nakatulong ang counting tips ko po sa inyo kung ano po ang mga magagandang pakain po sa ating mga alagang manok. So, ayan lamang po. Maraming salamat po.